Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Mga kabayan, ngayon ay pag-usapan po naman natin ang tungkol sa insulator at conductor. Kung paano ito ginagamit sa larangan ng elektrisidad. Para po sa kaalaman ng lahat, ang conductor ay mga bagay na dinadaluyan ng kuryente. At ang insulator naman po ay mga bagay na dinadaluyan ng kuryente. At ang pinakamagandang halimbawa po ay ang electrical wire na binubuo ng conductor at insulator. Ang kuryente ay isa sa pinakamahirap pag-aralan dahil hindi mo siya nakikita o kung minsan pag nagparamdam pa ay takot o kumatayan ang dulot nito. Ngayon po ay bigyan natin ng pansin ang kawad ng kuryente. Tingnan nyo yung nasa picture na kawad ng kuryente. O electrical wire, yung pong nasa gitna ang tinatawag na conductor. Ang nasa labas po naman na nakabalot sa wire o conductor, yan po ang insulator. Marami pong klase ang conductor at ang insulator. Magbibigay po ako ng taglilimang halimbawa at atin pong susubukan itong padaluyan ng kuryente upang malaman natin kung alin sa mga ito ang conductor at insulator. Simulan na po natin. Mga kabayan, nandito na naman po ang inyong lingkod upang ipakita sa inyo ang conductor at ang insulator. Nandito po sa ating harapan ang mga bagay na ito. Ito po ay tetestingin natin sa pamamagitan ng kuryente. Kapag umilaw po, ang ibig sabihin, yun ay conductor. Kapag hindi umilaw, ang ibig sabihin, yun ay insulator. Simulan na po natin para po malaman natin. Isasaksak po natin ito sa outlet. Ito po. Ibig sabihin po, umiilaw. Susubukin po natin sa mga ito akong iilaw. Subukan po natin dito sa PVC. Hindi po umiilaw. Ibig sabihin po, ito ay insulator. Hindi po umiilaw. Subukan po natin dito sa batong ito. Hindi rin po siya umiilaw. Ibig sabihin po, insulator. Dito po sa rubber, hindi rin po siya umiilaw. Dito po sa kahoy, sa dry wood, hindi po siya umiilaw. Ibig sabihin po, insulator. Ngayon po, susubukin ko po dito sa aking tools na ito. Kung iilaw siya, ayan po. Milaw po siya. Ibig sabihin, conductor po. Ngayon po, ang gagawin naman po natin dito sa mga liquid na ito, doon po naman natin tetestingin kung alin ang insulator at conductor. Subukan na po natin. Tunutin po natin for our safety. Ang gagawin ko po ay isasawsaw ko po doon sa loob. Ang mga likyong ito, simulan po natin dito. Ito po ay oil. Oil, lagay po natin. Ngayon po, isasawsaw po natin ang dalawang wire nito kapag umilaw, conductor. Kapag hindi umilaw, insulator. Bukod po natin. Nakasawsaw po. Nakasawsaw po. Ayan po, nakasawsaw. Nasaksak po natin kapag umilaw, conductor. Kapag hindi umilaw, insulator. Hindi po siya umilaw. Hindi po siya umilaw. Ibig sabihin po, insulator ang oil. Ito.
Susubukan po naman natin sa tubig. Kung iinap siya, ito po ay tubig. Sasawsaw po natin ito sa tubig. Kung iinap siya. Yan, dikit po. Umilaw po, ibig sabihin, ang tubig ay conductor. Isawsaw po ulit natin dito sa oil. Hindi po siya umilaw. Dito natin, browser, safety. Sasubukin naman na po natin ngayon. Kahit po ako, hindi po alam kung ang cooking oil ay conductor o insulator. Ngayon ko lang po malalaman. Isaw-saw po natin ang wire na ito dito. Isaw-saw po natin dito. Wire na ito. At isaksak po natin. Kapag umilaw po, konda. Kapag hindi umilaw, insulin. Ibig sabihin, hindi po umilaw. Ibig sabihin po, ang oil ay insulin. Ibig sabihin po, ang oil ay insulin. Ngayon po, nandito naman ang tiles. Subukin natin ang tiles. Kung siya ay conductor o insulator. Subukin po natin dito sa tiles. Tiles. Ang tiles po ay insulator. Kasi hindi siya dinadaluyan ng kuryente. Pero oras na basahin mo yan, basahin natin ang tiles. Basahin natin. Umilaw po. Dahil ang tubig ay conductor. At saka po pala, meron pa lang nagtatanong po kung anong pwedeng mangyari kung ang dalawang wire na ito ay masawsaw sa tubig. Ito, line to line, ay masawsaw sa tubig. Ano daw pwedeng mangyari? Magtitrip ba ang breaker? Namatay ang breaker.
nabalatan ang electrical wire dahil sa kalumaan ng electrical wire o dati nang may crack o nabalatan dahil sa hindi maingat na pagpapasok o paghila para may pasok sa loob ng PVC pipe. Maraming salamat po sa inyong panonood ng aking video. Naway may napulot po kayo na kahit na kaunting kaalaman mula sa inyong abang lingkod na patuloy na mag-upload ng mga kapakipakinabang na mga video. Dahil po kayo ang aking inspirasyon. At pakisubscribe po ang aking channel at pindutin ang notification bell at mag-like at comment kung nagustuhan niyo po ang aking video.